Ayan. Okay, so pero bago natin sagutan ang mga expected questions natin, bigyan muna natin ng background ano ba ang isang loan receivable. Ang loan receivable, kaparehas lang din siya ng note receivable, na kung saan meron kang karapatan mangolekta ng cash, at parehas sila, yes, parehas silang supported ng promissory note. Parehas, with documented. Ngayon, ano ang pinagkaiba ng loans at notes? Unang-una, yung taong nagpapautang. Ikaw yun. Ikaw yung may receivable. Kapag ikaw ay isang financial institution at nakatanggap ka ng isang promissory note, tapos isa kang financial institution, meaning ang primary course of business mo, ang kinabubuhay mo talaga ay pagpapautang, then yung promissory note mo, tatawagin mong loan receivable. Pero kung ikaw ay isang normal na business, ang business mo nagpaparenta ng tricycle, nagtitinda ng gulay, oh, hindi ka talaga nagpapautang, pero nagpautang ka, note receivable yun. Non-financial institution ang business mo. Kuha. Kailan mo tatawaging loan? Kailan mo tatawaging notes receivable? Yung promissory note na tinanggap mo. Depende kung ano ang business mo. Business mo ba talaga ay nagpapautang? Adi, loan receivable mo yun. Business mo, hindi ka naman nagpapautang? Notes receivable ang tawag mo doon. Ngayon, usually, ang loan receivable, nag-a-arise lang yan sa pagpapautang ng pera. Samantalang ang note receivable, nag-a-arise yan kapag nagtinda ka ng PPE, ng goods, ng service at hindi ka binayaran kaagad. Binigyan ka lang ng promissory note. Okay, ano pa ang pinagkaiba nila? Yung accounting nitong dalawa na to, halos similar lang. Halos magkaparehas lang. Pero meron lang silang konting pinagkakaiba. Yung note receivable natin, meron siyang tatlong classification, tama. Interest, non-interest, interest with unrealistic. Samantalang si loan receivable mo, ang loan receivable always interest bearing. Wala kang makikitang loans receivable na non-interest, laging interest bearing, laging with nominal interest. Kaya mas madali ito, kasi ang classification lang niya ay dalawa. Yung number 1 na interest bearing at yung number 3 na interest bearing with unrealistic nominal. Next, ang sabi ng standard on financial asset natin, which is PFRS 9, ang initial measurement ng yung financial instrument is fair value plus transaction cost. Yun ang initial measurement ng yung financial asset. Kapag nakatanggap ka ng promissory note, it should be measured at fair value plus transaction cost. Yung mga ginastos mo para matuloy ang inyong agreement. Kaya lang, sa note receivable, wala ka namang ginagastos na transaction cost. Wala kang ginagastos kapag ikaw ay nag-i-issue ng note. Kukuha ka lang ng bond paper, isusulat mo lang doon ay promise to pay, so on. Walang gastos kapag nag-i-issue ng promissory note. Pero kapag ikaw ba ay bangko ka, may gusto umutang sa'yo, papautangin mo ba kaagad? Siyempre, hindi. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo muna mag-conduct ng background check. Aalamin mo muna kung yung umuutang ba sa yung tao, mababayaran ba niya yung uunuutang niya? So ikaw, gagastos ka ba? Yes, gagastos ka ng magbabackground check. Gagastos ka ng tinatawag na transaction cost para matuloy lang ang inyong agreement niyong dalawa. Ngayon, anong gagawin mo sa transaction cost? Mamaya, pag-uusapan natin, pagsanagot natin ang mga tanong na yan. Next, ano pa ang pinagkaiba ng loan sa notes? Ang loan receivable, madali ito. Bakit? Laging current asset siya. Sir, laging current asset? Kahit receivable beyond 1 year? Kahit receivable beyond 1 year, current asset siya. Bakit? Anong dahilan? Within the normal operating cycle of the business, ang kinabubuhay niya, pagpapautang. Ibig sabihin, yung lahat ng loan receivable niya ay trade receivable arising from the normal course of the business. So kung trade receivable yan, regardless kung kailan mo yan makokolekta, current asset yan. So dito, sa problem na to, hindi niya tayo ito-challenge magkano current, magkano non-current. Hindi masyadong madali kasi lahat current asset. Hindi katulad nito, di ba?
posibleng arising from sale of PPE, posible ka magkaroon ng current, non-current asset. Kuha. Okay. Yan ang difference ng loan at sa notes. Okay, ano pa ang difference nila? Parehas naman silang subject to impairment. Yun nga lang, ang kadalasang subject sa impairment ay yung loan receivable. So dito, sa topic na to, dito natin aasahan magkano ang impairment loss. At yung pag-compute ng impairment loss, yan ang bida sa topic na yan. Yan ang kadalasan natin aasahan. Kung may itatanong siya, number one question niya is the impairment loss. Pero magpapakasigurado tayo, lahat ng posibleng question, sasagutan natin. Okay, first, kapag ikaw ay nagka-loan receivable, adi asset yun, sir. Yes, asset yun. Ida-debit mo yung asset pag tinanggap mo. Yes, ida-debit mo. Magkano mo ida-debit? Magkano ang kanyang initial measure? Okay. Case, mas madali ito. Kasi kadalasan, anong initial measure ng note? Present value ka pa. Dito, hindi ka magpa-present value. Medyo madali siya. Face amount, kung magkano ang face amount, yung amount na makikita sa promissory note, principal amount, maturity value, pare-pares lang sila. Face amount, dadagdagan mo ng tinatawag natin na origination cost. Yung ginastos mo, ikaw yung banko, ikaw yung financial institution na nagpapautang at magkakaroon ng receivable, yung ginastos mo pag ba-background check do sa taong umuutang sa'yo. Anong gagawin mo? Ika-capitalize mo siya. What do you mean by capitalizer? I-treat mo siya as asset. I-asset mo yung ginastos mo na yan. So yung binayad mo, kunwari gumastos ka, gumastos ka ng 10 piso pag ba-background check sa kanya. Ispayan mo nga to. Tingnan mo kung may bahay, may pera, may business. Gumastos ka 10 piso. Transaction cost mo yun. Ano gagawin mo? Capitalize. Ia-asset mo. What kind of asset? Loan receivable. So, debit loan receivable, credit cash. 10 piso. Kuha. Origination cost. Ngayon, posible bang makishare? Posible bang may i-shoulder yung taong umuutang sa'yo do sa transaction cost? Yes. Posible mo sabihin do sa taong umuutang sa'yo, okay, itong gagastusin natin para matuloy ang ating agreement. Posible bang sagutin mo yung 40%? Sagutin mo naman yung 40%. Okay, ang tawag naman doon ay origination fee. Anong origination fee? Yan yung ibabayad sa'yo nung taong umuutang sa'yo, yung customer mo, para makishare siya dun sa ginastos mong transaction cost. So, anong gagawin mo dun sa origination fee? Ibang babawas mo naman. Diba pa? Kung ang ginastos niya ay 4, hindi, kung ang shinolder niya ay 4, sa tingin mo, magkano lang talaga ang transaction cost mo? 6 lang. Kasi gumastos ka ng 10, nabawi mo yung 4, ang totoong transaction cost mo lang ay 6. So parang yung 6 lang ang ika-capitalize mo. Kuha. So kung ang pinautang mo ay nagkakahalaga ng 1,000, gumastos ka ng 10, nabawi mo yung 4, ang initial measurement ng loan receivable mo ay 106. Kuha. Yan ang initial measure. Mas madali siya kasi hindi mo na kailangan mag-TB, katulad ng notes. Diba? Nakakalito yan. Kasi parehas may origination na word. Saan sila magkakatalo? Yung kadugtong. Kapag cost plus, kapag fee minus. Cost plus, fee minus. Kuha. Okay. Meron tayong dalawang uri ng origination cost. Yes. Yung direct at yung indirect origination cost. Only the direct origination cost will be capitalized. Yung mga indirect, kailangan mo na lang yun i-expense. Okay. Next, after mo makuha ang initial measurement, ano na ang gagawin mo? Di ba loan receivable asset? Yes sir, asset yan. Pag asset, papakita sa balance sheet. Yes, papakita sa balance sheet. Magkano mo papakita sa balance sheet at year end? Oh. Receivable siya, subsequently measured at amortized cost. So to compute the amortized cost, simple lang, magkanda ka ng amortization. Again, guys, dalawang uri ng loan mo. Interest bearing at non-interest, interest with unrealistic.
Kung yung number, kung type 1 siya, hindi mo na kailangan mag-amortize. Ano ang subsequent measure niya? Face amount. Face amount. Wala, di ka na magaganito. Kung interest-bearing siya, di ka na magaganito. Face amount lang. Kailan mo masasabing interest-bearing? Nagbigay ng nominal, walang effective na binigay. Pero kapag nagbigay siya ng dalawang interest rate, nagbigay siya ng dalawang interest rate, o mapapa-amortize ka talaga. Ibig sabihin, may premium, may discount na kailangan mong i-amortize. Magkaiba kasi yung dalawang interest rate eh. Kuha, ito na yung subsequent carrying amount mo. Next, ano pa yung posible niyang itanong? Simple lang, interest income. Paano ka mag-compute ng interest income? Katulad lang din ng pag-compute ng interest income sa note receivable na ginawa natin kahapon. Paano ka mag-compute ng interest receivable? Katulad lang din ng note receivable na ginawa natin kahapon. So kung napansin mo, halos kaparehas lang siya ng note receivable. Saan lang sila nagkatalo so far? Initial measure lang. Next. Ito na yung pinakabilis sa lahat. Impairment. Ano ba ang impairment? Marami tayong uri ng impairment. Halos lahat ng asset mo na i-impair. Receivable na i-impair. Inventory na i-impair. PPE. Intangible. Investment. Yung mga yan, na asset na yan, na i-impair yan. Pag-aaralan natin yan isa-isa. Ano lang ang asset na hindi na i-impair? Cash. Cash lang naman ang hindi na i-impair. Okay, at ang impairment loss yan yung pagbaba or pag-decrease ng value ng yung asset dahil sa maraming dahilan. Dito ano ang dahilan kung bakit bumaba ang value ng asset mo? Kasi yung pinautang mo, hindi niya na mababayaran lahat ng inutang niya. Nagkakaroon siya ng financial difficulty. Kaya posibleng lahat ng pinautang mo, hindi mo na makolekta. Posibleng mas mababa na lang ang makolekta mo. Or impaired na yung asset mo, bumaba ang value kasi hindi mo na lahat makolekta. Magkano ang impairment loss mo? Paano mo kukumputin? First component, kunin mo lahat ng receivable mo. Magkano naka-record sa'yo lahat ng receivable mo? Ilan ba receivable mo? Posibleng dalawa. Posible ka magkaroon ng dalawang receivable. Ano yun? Yung loan receivable at yung interest receivable. Yung dalawang asset mo na yan, posibleng hindi mo na makolekta ng buo. Alamin mo muna, magkano siya naka-record sa'yo at the date of impairment. Una, kunin mo, magkano ang carrying amount ng loan receivable mo nung time na umamin siya sa'yo? Nung time na nagkakaroon ng financial difficulty ang customer mo, magkano ang carrying amount? Eh sir, saan ko ito kukunin? Saan ko ito kukunin? Kung ang loan receivable mo ay interest bearing lang, simple lang, face amount lang siya. Face amount lang siya. Kung type 1 siya, di ka napipindot. Pepesto mo na lang. Pero kung type 3 siya, saan mo kukunin yung amount na nandito? Dito. Initial measure, amortize. Hanggang mapunta ka sa amortize cost at the date of impairment. Kuha, dun mo kukunin yung amount na nandito. Again, alamin mo muna, type 1, type 3. Type 1, thank you, pwesto na lang. Type 3, pindot konti, pwesto dito. Next. Loan receivable lang ba meron ka? Hindi sir, hindi. Ano pa meron ka? Interest receivable. Sir, ano yun? Saan kukunin yung amount na nandito? Paano ba mag-compute ang interest receivable? Face multiplied by the nominal rate, interest receivable. Pwesto dito. Oops, pero teka lang. Alamin mo, may interest receivable ka ba talaga? Kailan mo malalaman, sir? Oh, depende kung nagbayad siya. Sasabihin sa problem, the borrower paid the interest. The borrower did not pay the interest. Sasabihin niya, kung nagbayad siya, wala ka ng receivable, bayad ni. Kung hindi siya nagbayad, aba may receivable ka pa. Pwesto mo dito. Kuha, okay. Kaya lang, may mga problem ako na i-encounter, sinasabi niya, accrue did not accrue. Ibig sabihin, ni-record or hindi ni-record. Kapag ni-record ni company, yung receivable niya, yung interest receivable niya, pepesto niya dito.
Pero may mga ibang company, alam niyang hindi siya makakakuha ng interest receivable, yung interest receivable ay hindi na nila ina-accrue or hindi na nila nire-record. So kapag sinabi sa problem, the company did not accrue, the interest receivable, huwag mo nang ipwesto dito. Guys, the company did not accrue, huwag mo na siyang ipwesto dito. Pero kapag sinabi niya, the company accrue, ni record, ibig sabihin, pwesto mo. Sir, paano pag silent ang problem? Hindi niya sinabi, accrue din not accrue, pwesto mo. Lagay mo pa rin. Silent. Kapag siya ay silent. Accrue. Kuha. Okay. Or pwede mo na rin isipin mas madali, lagi mong ilalagay except na lang did not accrue. Yun. Pagplasin mo tong dalawang to. Yes, pagplasin mo. Loan receivable plus interest receivable, total receivable na may impair. Ito yung makokolekta mo dun sa umutang sa'yo na namumulubi na. Okay. Next, saan mo i-compare to? Sa bago mong receivable. Ngayon, yung bago mong receivable, i-estimate mo. Kailangan mo siyang i-estimate. Sa tingin mo, magkano na lang kaya ang makokolekta mo doon sa taong namumulubi? Di ba posibleng mong hindi mo makolekta lahat? Magkano na lang ang makokolekta mo? Magkano na lang ang kaya niyang ibayad? Okay, ano ba ang pwede niyang bayaran? Pwede niyang bayaran yung principal. Pero posibleng hindi niya kayang bayaran yung buong principal. Posibleng mas mababa na lang yung kanyang bayaran. Okay, kaya ang ilalagay mo dito yung bagong principal na kaya na lang niyang bayaran. For example, ang principal mo dati na pinautang sa kanya, 10 million. Sabi niya, hindi ko na kayang bayaran yung 10 million pre. Ang kaya ko na lang bayaran ay 8 million. O, ito na yung bago mong principal. Anong kailangan mong gawin? Sabi natin, lahat ng receivable dapat maka-measure at present value. Except na lang yung mga current receivable, katulad ng trade receivable, hindi mo na yung present value kasi within 1 year lang naman yun. Ang present value pa, ang discount nun ay immaterial. So, since long term to, lahat ng receivable dapat maka-present value. Yung bago mong principal, i-multiply mo ng PB factor. Again, kinocompute na natin dito yung bago mong receivable. Magkano ang bago mong receivable? Present value ng pera na kaya na lang niyang bayaran. So, yung pera na kaya na lang niyang bayaran, i-present value mo. I-multiply mo ng PB factor. Ang tanong, paano mo kukunin yung PB factor niya? Paano mo kukunin yung PB factor niya? Gagamit ka ng interest rate. Anong interest rate ang gagamitin mo? Yung effective interest ba nung time na nagkaroon ng impairment? Or yung effective interest nung time na ikaw ay nagpautang? Yung new effective interest ba? Or yung original effective interest? Anong gagamitin mo sa pagkuha ng PB factor? Ang sagot ay yung original effective interest. Kuha. Or yung effective interest nung time na ikaw ay nagpa-utang. Hindi yung effective interest nung time na nagkaroon ng impairment, mamamali ka dyan. Yung original effective. Sir, paano pag hindi binigay? Paano pag hindi binigay original effective? Di ba may usapan tayo? Kapag ang effective, hindi binigay, yung nominal, yun na rin ang effective. Next, sa tingin mo yung principal lang ba kaya ng bayaran? Hindi. Baka siguro kaya pa niya magbayad ng nominal interest. So kung merong nominal interest, kailangan mo pa yun i-present value ulit. Kaya lang, again, nilagay ko dito, if any. May mga problem na nagsasabi, yung borrower hindi niya nakayang magbayad ng kahit na anong effect, na kahit na anong nominal interest. So kung wala na, okay na yan. Principal na lang ang i-present value mo. Pero pag sinabi sa problem, tuloy pa rin ang bayad ko ng nominal interest, i-present value mo yung nominal. Posible bang nag-request siya, uy pre, pwede bang imbis na 10%,
8% na lang ang babayaran kong nominal interest kasi namubulubi na ako, pumayag ka. So, yung bagong nominal interest rate ang iyong gagawin, ang ipapresent value mo. So, new nominal interest rate, ipresent value mo siya. Again, guys, paano ka mag-compute ng nominal interest? Face amount or principal amount multiplied by the nominal rate. Ang tanong, yung bago mong nominal, saan siya naka-base? Sa lumang principal, sa bagong principal. Di ba kinocompute mo yung bagong nominal interest? Para makuha mo ang bagong mong nominal interest, nominal rate, multiply mo ng face or principal amount. Anong gagamitin mong nominal interest? Yung bago. New nominal interest rate. Anong basis niya? Yung lumang principal, yung bagong principal. Siyempre, yung bagong principal. Koha. So, to compute for the new nominal interest, new principal, multiplied by the new nominal, multiplied by the PB factor. Gamit ang original. Okay, so makukuha mo na ang bago mong receivable. So lumang receivable minus bagong receivable, ito yung halaga ng iyong impairment loss. Okay, tapos yung luma mong receivable, papapalitan na siya ng bago mong receivable. Ito yung loan receipt, ito yung carrying value ng loan receivable mo bago mo i-record ang impairment. After mo i-record ang impairment, ang receivable mo, ganito mo na siya makikita sa iyong books. Ito na yung bago mong receivable after mo i-record ang impairment. Sir, so what? So what kung may bago akong receivable? Kung meron kang bagong receivable, yan, bagong receivable mo na yan, yan na rin ang magiging basis mo kapag nagtanong siya ng interest income sa mga susunod na panahon. Ito na yung magiging basis mo. New carrying amount na manggagaling dito, multiply by the effective rate, ito na yung bago mong interest receivable after maganap ang impairment. Huwag mo na yung gamitin. Magkakaroon ka ng bagong basis for interest receivable, for interest income, sorry. To compute for the new interest income after impairment, new carrying amount, yung bago mong receivable, multiply by the AR. Pero take note, anong gagamitin mong AR? Original palagi. I-ignore mo lang yung new effective rate. Ito na yung bago mong interest income. Posible pa siya magtanong sa'yo, magkano na ang carrying amount ng yung loan receivable sa mga susunod na panahon after ma-record ang impairment? Adi, new carrying amount, ito na yung magiging bago mong starting point sa pag-a-amortize. Huwag mo na yun ituloy, huwag mo na yun ituloy. Magkakaroon ka ng bagong starting point sa pag-a-amortize. So yung new starting point mo, yan na yung magiging basis mo ng bagong amortization. Okay, so dyan lang iikot ang loan receivable. Initial measure, accounting, amortize, impairment, amortize na naman. Okay. Tingnan natin mga kapatid. 46. Okay, BDO, a financing entity. Yes, palaging financial institution ka dito kapag loan receivable ang topic. Ikaw daw ay nagpautang noong January 1, 2023. Okay, at naniningil ka ng 10% interest. So yung 10%, that will be your nominal interest rate. Tapos,
magmamature daw siya after 3 years. Ang effective rate ay 12%. Tinanong ka, magkano naka-record sa'yo ang loan receivable nung January 1, 2023 nung ikaw ay nagpa-utang? In other words, ano tinatanong niya? The initial carrying amount or the initial measurement or yung record mo nung time na tinanggap mo ang loan receivable. Initial measure? Gawin natin. Ikaw nga. Nakakalito yan. Origination fee, origination cost. So, principal amount or face amount, 4 million plus origination cost, 150,000. Minus origination fee na siningil niya or sinolder nung taong umuutang sa kanya, 342. Ang initial measurement natin, kapatid, 3,808,000. Okay. Next, magkano ang interest income mo para sa taong 2023? Kailan to initial measure? January 1, 2023. So, to compute for the interest income, carrying amount, again, anong technique? Alamin mo anong year ang gusto, 2023. Kung ang basis mo ay yung beginning ng 23, ano ba beginning ng 23? Ito January 1, 2023. Magkano ang carrying amount mo dyan? Available na. Yung initial measurement, 3,808. Sa anong multiplier mo? ER. Na hindi yung NR, ER. Ang ER natin, 12%. Interest income, kapatid? 4, 5, 6, 960. Good. Next one, magkano daw ang carrying amount makalipas ang isang taon? Para makompute mo yan, initial measure, laging starting point mo, initial measure. Alamin mo, kailan yan initial measure? 1-1-23. Alamin mo next, anong date ang gusto niya, amortized cost kailan? 12-31-23. Bilangin mo na, gaano to katagal, isa sir, isa. So, kung isa yan, isang amortization ka lang, times 1.12. Minus, magma-minus ka lagi ng nominal interest mo. Magkano ang nominal interest natin? So, 4 million multiply by 10%, no nominal interest will be 400. Minus 400,000. Nagbayad ba siya ng principal? Wala. Hindi naman yan, serial loan. Okay. Ito na to. 3,864,960. Okay, dyan iikot ang buhay ng loan kung walang impairment. Kung walang impairment, kaya lang ang bidas topic na to ay impairment. Kaya malamang magkakaroon ng impairment. Sample natin ang impairment loss sa number 49. Basahin natin on January 1, 2022. The company received a 1.68%, what is 8? Stated or nominal, 2-year note from another entity.
a settlement for an outstanding past due account. Okay, the interest is payable every December 31 and the interest due in 2022 were collected on time. Samantalang, in 2023, the company was in financial crisis or yung taong umuutang sa'yo. As a result of this development, the company expect that the interest accruing, inaccrue daw ang interest, in 2023 will not be collected. Hindi na raw makukolekta ang interest mo. Ano na lang daw ang makukolekta? Principal na lang. At hindi mo makukolekta lahat ng principal, 1.2 na lang ng principal ang iyong makukolekta. So guys, ano nangyari? Wala na. Wala ka na nito. Diba? Hindi na daw niya babayaran eh. Adi wala ka ng nominal interest. Para makompute mo ang bago mong receivable, new principal ka na lang. Diba sinabi sa problem? Wala na. Hindi niya na kayang magbayad ng interest. Okay. At paano babayaran yung 1-2? Paano niya babayaran yung 1-2? Installment. Babayaran niya ng installment sa loob ng 3 taon. So kung 1-2 yan divided by 3, 400 kada taon. Yun ang ibabayad niya. Okay, tanong niya sa atin, magkano ang impairment loss na dapat nang i-record related sa promissory note? Okay, tingnan natin. First, kunin ang carrying amount ng note receivable or loan receivable mo. Kunin. Nakuha mo na? Pumindot ka pa ba? Ikaw ba ay pumindot pa? Tama. Hindi ka napipindot. Bakit? Interest bearing yan, di ba? Isang interest rate lang nakukuha mo. Isang interest lang. Interest bearing yan. So, what sir kung interest bearing? Measured at face amount. Wala kang gagawin amortization. Interest bearing yan. Kuha. Okay, so 1.6 ang yung carrying amount. Walang amortization. Kasi walang effective. Kung walang effective, ibig sabihin, ano? Yung nominal, yun na rin ang effective. Equal ang nominal ang effective, walang premium discount na i-amortize, wala kang amortization na gagawin. Thank you. Next. Meron bang interest receivable? Yes, meron siyang interest receivable kasi hindi yun nabayaran pero inaccrue niya. Magkano ang interest receivable? 1.6 multiply by 8% ang interest receivable natin. Pasuyo. 128,000 pesos. 128. Magkano ang pwede mong kolektahin sa kanya? 1,728,000. Na hindi mo na makokolekta lahat. Eh magkano na lang daw makokolekta mo? 1,2 na lang. 1,2. So magkano ang bago mong principal? 1,2. I-present value mo yung 1,2. Paano mo siya ipapresent value? Annuity. Kasi on installment, babayaran ka pa konti-konti. So magkano kada installment? 400,000. 400. Anong ulit gagamitin mo? PB of annuity. Kasi paulit-ulit kang binabayaran. 25,771. 25,771. Okay, ang bagong principal natin ay nagkakahalaga ng 1,000,000 840. Okay. Ito yung luma mong receivable. Ito na lang yung bagong mong receivable. Matutuwa ka? Hindi, malulungkot ka. Konti na lang makukolekta mo eh. Malulungkot ka. Gano'ng kakalungkot? Okay. Impairment loss letter dog. Last problem para sa ating impairment loss, then we can go to receivable financing.
On December 31, 2023, BPI, a bank, recorded an investment of 7 million in a loan granted to a client. The loan had a 12% nominal interest rate payable annually every December 31. The principal is due in the full at maturity on December 31, 2026. Term loan yan at isang bagsak ang babayaran makalipas ang 3 taon. Kaya lang, ano ang sabi sa problem? Yung pinangutang mo, nagkakaroon na siya ng financial difficulty. At ang sabi niya, baka hindi na raw niya kayang bayaran lahat. Tuloy natin. The bank projected, so inestimate mo na magkano na lang kaya niyang bayaran. The bank projected, kaya pa raw niyang bayaran lahat ng principal. Yun ang sabi, tama. Babayaran niya yung buong 7 million. So from 7 million dati, 7 million pa rin ngayon. Kaya lang, anong nagbago? Yung nominal interest. Hindi niya na kayang bayaran ang 12% nominal. Ang kaya na lang niyang bayaran ay 5% nominal interest. At kinumpit niya na para sa'yo, 7 million multiply by 5, 350 na lang ang nominal interest na babayaran niya sa susunod na 3 taon. Okay, ang sabi pa sa problem, there is no accrued interest. There is no accrued interest or hindi siya nag-accrue ng interest receivable. First, magkano ang impairment loss? Again, kunin mo muna ang carrying amount ng loan receivable mo sa date ng impairment. Magkano? Pipindot ka pa ba? Hindi na, 7 million na. Kasanong type ng note siya? Interest bearing. Next, meron bang interest receivable na makikita sa iyong record? Wala, sir. Ang sabi sa problem, hindi nag-accrue. Okay. Alindi. 7 million lang ang receivable na makikita sa iyong record. E magkano na lang yung receivable mo? I-present value yung bago mong principal. Ang bago mong principal ay 7 million pa din. 7 million. Hindi nagbago. I-present value natin. Paano babayaran yung 7 million? One time, big time lang. Kaya kung one time lang babayaran, PB of 1 ka. 0.71. Okay. Kaya ang present value ng yung principal, paso yung mga kapatid? 4970. Thank you. May babayaran ba siya ang nominal interest? Yes, meron siyang babayaran. Yun nga lang, bago na. 5% na. 5% na nakabase saan? Sa bagong principal. 7 million. 350 yun. Paano babayaran ang nominal interest? Siyempre, ang nominal interest, taunan yan. Kaya gagamitin mo annuity. 2.40. Kaya ang bago mong nominal interest, present value? 8,400. Ganito? Okay, thank you. Magkano na lahat ang yung receivable, bago mong receivable? 5,810. So from 7 million dati, 5,810 na lang ngayon, bumaba ang yung receivable ng magkano? 1,190 na. Next. Ano ang next question? Interest receivable. Ano napansin mo? Interest receivable sa susunod na taon or sa taon makalipas ang impairment. So kung ang kailangan mo ay carrying amount kailan? 1/1/24. Eh, kailan ba naganap ang impairment? December 31, 2023. Eh, di ba kinabukasan 1/1/24 din yun? Yung ending ng 23, beginning ng 24. Eh, magkano ba yung carrying amount mo at the end of 23? Ito, before mo i-record ang impairment, pero makalipas mo i-record ang impairment, ito na.
So itong bago na ang iyong gagamitin sa pag-compute ng subsequent interest income. Carrying amount at the end of 23, kinabukasan 1/1/24 after i-record ang impairment. Multiply by the what? Original ER. Magkano original effective rate mo? Tama, 12%. Kung wala yung ER, ang assumption, yung nominal, yun na rin ang ER. Kaya ang bago mong interest income, pasuyo kapatid, how much? 697,200. Pakibasa ang susunod. Magkano ang carrying amount ng loan receivable mo sa susunod na mga panahon makalipas i-record ang impairment? Okay, so anong magiging bago mong starting point yun? 5, 8, 10. At kailan mo yan carrying amount? Sa 12/31/2023 makalipas i-record ang impairment. Eh ano bang carrying amount ba kailan ang gusto niya? 12/31/24. O bilang kapatid, gaano katagal to? Isang taon lang yan. Ilang amortization gagawin mo? Isa lang din. Paano ka nang mag-amortize? Iangat ng effective interest. Yung original ha? Original. Times 1.12. Ibaba ng nominal. May nominal? Magkano? Tama. 350,000. Nagbabayad ba siya ng principal? Hindi. Hindi naman siya nagbabayad ng principal kada taon. Hindi naman yan serial eh. Adi wala. Okay, after 1 year of amortization, ang loan receivable mo how much? 6,157,200. Salamat. Diyan lang iikot ang iyong buhay kapatid sa loan. Sino bida? Impairment. Anong kailangan natin tandaan? Oh, alam mo na yung rule natin dito. 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 Yun ang rule. Okay. Nako, meron ka na naman. Kailangan tandaan. Next topic. At last topic na rin natin to for receivable. And then we will go to the inventory. Yes, inventory mahaba-haba rin. Mas maraming subtopic ang inventory, 5. Pero wala yun. Ang PPE, 10. Okay. Gyan mo lang ako ng 3 minutes para magsulat.